So ayan guys, dito pa rin tayo sa Club Balay Isabel. So ini-explore pa rin natin itong very huge estate na to. So meron siyang residential, meron siyang mga restaurant, meron siyang hotel, may resort, may mga water sports activity. So yung una tsaka pangalawang beses na nagpunta kami, yung iba doon wala pa tsaka iba ini-improve pa. So ngayon tingin ko talagang fully operational lahat yung mga activities nila dito. So ayan. So itong part na to, papakita ko lang sa inyo yung kung nasaan ako ngayon. Ayan. Ito yung part, ito yung parang courtyard or parang ano to, parang enclave. No? I don't know ang tawag nila dyan. Nasa likod to ng parang building, yung famous na building na nakikita niya pa yung may nagpipicture dito sa Club Balay Isabel. So according dun sa mga staff, bago lang daw to. Hindi man super bago, pero wala daw to mga a year or 2 years ago, no? Wala pa daw to. So kaya in-explore natin. And then meron pa silang mga ano dyan, may mga for expansion pa sila. So tara, ikutin pa natin. Dito tayo nag-celebrate nung ano, ng New Year kagabi. No, so kaya medyo late na tayo nagising. Kaya nag-brunch tayo kanina with family. Ngayon, eto. First, sa third time na namin nakapunta dito. So, first time pa lang ako nakapunta dito sa mismong chapel nila. Chapel. Kasi itong area na to may events place din dito. Pwede rin dito ang wedding, mga debut, mga binyag, mga birthday. So ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung nakikita ko sa harapan ngayon. Ayan. Yun yung chapel nila. Ang ganda. So, I think dyan ginaganap yung mga kasal, binyag, tsaka ano, tsaka photoshoot. Ayan. Ganda. Picture muna tayo. Ayan, nandito ako ngayon sa gitna ng daan. Ayan, papataw sa inyo. Parang intersection yan. Hindi naman intersection kasi parang cut to corner. So, sa bandang kaliwa ng chapel, andun yung pinaka-resort. Yan yung kanina, kung napalad nyo yung previous video ko, nandyan yung, ano nila, yung malaking pool. So, punta natin ngayon. Kasi in-explore ko pa yung mga parts ng Isabel, Balay Isabel na hindi pa natin naikot nung una tsaka pangalawang beses tayo pumunta. So the reason kaya binabalik-balikan din namin itong Club Balay Isabel is maganda yung community dito sa loob, maraming puno, well maintained yung mga pocket gardens tsaka yung mga ano, wala kayong makikita mong basura, mga dahon lang. Ayan. So ito, papakita ko sa inyo yung pool area. Ayan, ayan. Diba? Ayan yung lawn, tapos ayan yung napakalaking swimming pool. At nandito ako ngayon. Ay, ito, tingnan natin, oh. Hindi pa natin ito napuntahan. Ah, bukas pala yung, ano, yung church. Ano? Ayun, oh. Bukas pala yung church. Sa gilid. Ano, nakikita nyo, ayun, oh. Bukas pala siya sa gilid. Kasi sa harapan yung pinuntahan natin, nakasarado yung, ano, yung pinto. Nakalagay dito. Sahin ko lang, ha. Ayan, ha. Nakalagay. 7th century church buildings.
the ruins of the old Panawan, Minas de Panawan, remains of the first stone church of Panawan dating Spanish colonial. Ah, so ibig sabihin, itong church pala na binabanggit natin kanina, sabi ko kanina, di ba nabanggit ko? Kung napalad nyo yung video ko, parang bago lang. So ibig sabihin pala, inayos lang pala yan, pero ito pala yung original na remain nung ano, nung first stone church dito sa Tanawan. So, ayan siya, papakita lang natin. Ayan, ruins. Hindi nyo naman babakas na ano, na ruin siya kasi maayos na, in-improve na. Check lang natin kung pwede tayo pumasok sa loob. Pero sarado kasi yung mga door eh. Ah, dalawa pala yung ano niya, yung ano, yung pasukan, ay no, na-confuse ako. Kasi natin yung bukas, ayun no. Parang entrance pala yan, kasi usually pag may ganyan, di ba, daanan ng mga karwahay yan, tsaka sasakyan. Pero dun sa harap pa yung parang pinaka-pasukan nung bride is nakasara. Ayun no. Nakasara. Ito mukhang bago to. Tingin ko hindi ito yung ano, yung room mismo. So, pipicture ako lang ah. Ito yung parang mini forest nila. Mini forest. Pakita ko lang sa inyo ah. Katabi lang to ng church. Tapos para may sunken garden sila dito na ongoing improvement. Ayan o. Ayan o, parang sunken garden ito. Ito ang ganda, ang ganda ng place ito. Akala ko nung una, ano lang siya talaga, mga villa, mga hotel. Or yung for ano, for leisure lang. Meron din palang talagang residential dito. Meron din talagang nakatira dito. So ayan o, alagay natin o. Yung napunta natin ganina. The town of Panawan. Medyo na-confuse ko kasi alam ko Talisay ito eh. Pero baka naman, originally ang name nito Tanawan, or di ba may iba-ibang place na nasa subdivide yung city or yung town. Tapos it's nagiging iba na yun. So re-research natin yun. So nasa lang tayo. I'm not sure lang kung yung mga house na yan is residential or ano din, for leisure. I mean, for mga staycation, ganyan. So ngayon, ito nakakarinig tayo ng mga tulog ng bola, basketball. Ayun, meron pala itong ano, basketball court. Pakita ko sa inyo. Ayun yung basketball court. Puntahan natin yan. Sa kaliwa ko, dito yung, ayan yung, parang sports ano nila. So yan, yung basketball court. Full basketball court. Hindi siya half court. Tapos dito, ito, sa likod ko, iba lang nalagay dyan, masahin natin. Ah, Talisay Pavilion. Ayun o, nalagay Talisay Pavilion. Dito kasi sa loob ng club Balay Isabel, marami ditong ano eh, maraming
mga pavilion kasi isa ginaganap dito yung mga expo, kasal, mga events, ganyan. Marami sila mga pavilion dyan. Ah, may parang swimming pool dito ah. I'm not sure kung allowed tayo pumasok dito, pero may nakikita akong parang swimming pool na nakabalot. I'm not sure kung i-unveil na yan or subject for improvement. Ang alam ko lang kasi dito, dalawa lang yung pool nila. Isa yung malapit sa pier, tas isa yung malapit dun sa helipad. Sa may hall. Dito meron ditong ano, meron ditong ano, Kumintang Institute Training and Assessment. Yung mga first time ko mga narinig ng ano, ng institute, pero tinatag lang siya. Tignan nyo, bago lang siya kasi tinatag lang siya 2023. So last year lang yan, so ibig sabihin technically bagong bago lang yan, wala pang isang taon. Pero ano kayang tinuturo sa Kumintang Institute? Pwede kayang ano lang yan, kumintang lang mismo. I mean yung pag how to play kumintang. And then dito, ayun makikita natin, pakita ko lang. Ayun o nakalagay, this way to Lake Forest Mansion, Tagong Guba, tsaka Balay Organics. So meron dong gate, kaya natin yung may gate dyan. Hindi pa natin explore yan kasi baka mamaya restricted pa tayo dyan. So tara. Ikot pa tayo. Explore tayo. Walking tour lang naman to para may idea kayo dito sa loob ng club Balay. Tapos meron sila ditong football field. No? Ayun o. Tinatabasan ng lumo. Ayun o. Football field. Tabi lang tayo, meron sa sakyan. Balik na tayo. Medyo wala lang masyadong activity doon based doon sa map na nabasa natin. And then balik tayo doon sa pinaka main ano dito, main attraction, yung kanilang pool at saka yung overlooking nila na parang biwalk, yung parang tabi ng sa shore overlooking yung Taal Lake. So tara, punta natin yan. Galing na tayo yan kanina, so balik na tayo dun sa ating unit, sa ating room. Ah, ito meron silang VIP room oh. So actually last night pala, no, nung nag-event kami, may mga kahit pa paano celebrity na rin siguro yun, no? Medyo hindi na sila ganun, naglaylo na sila. May mga guest na celebrity, and then meron din mga politiko. May narinig kasi ako parang mayor, parang councilor, parang may mga ganyan. So well known ang Balay Isabel, so patingin ko top choice din to ng mga taga Batangas, especially dito sa area ng Talisay. Alam ko Talisay to eh, Talisay, Batangas.
So umikot lang tayo, yan pa rin yung ano nila, yung tabi ito. Clubhouse. Tingin tayo dito sa bike kasi mayroon silang ano, bike rental dito. Tatanong natin kasi may dala tayong kids. Kaso yung maliit, kailangan niya na yung may training wheels na. Ay, ma'am, ito ba yung ano, yung may training wheels? Ayan lang po. Isa lang? Isa lang po. Ayan, kaso masyadong maliit kasi. Ay, po, 7 yung ano ko eh. Hindi po. Ma'am, tanong ko lang, gano'ng katagal itong ano, bike rental niya? Ah, matagal na din, sir. Nag-vlog po kayo. Oo, vlog po yan. Aso kasi, parang third time namin na nagpunta dito, parang iba yung mga bike nila dito. Iba po, meron kami. Ay, mga so iba site. May isa lang ang may-ari pa rin, pero may mga nawala lang, katulad yung side car. Ah, nawala yung bike? No, inalis lang. Ah, pinalitan? Pinalitan. Ah, kasama yung motor? Pwede no, mo? Sir, by service ko po yun. Ah, service na. Tapos lang. Kasi parang third time namin, laki nang improve ng malayo sa yes po. Malaki talaga. Gumanda yung parang landscape niya, mas malinis. Oo, oh, ang ganda ng landscape talaga, sir. Kasi isa din yung asawa ko niya nagla-landscape. Ah, gano'n. Ilanggaan ako nasa KDT? Okay. Bali hanggang 6 po dapat kami. 6 to 6 kami. Ah. Bali 6 ang close. So sana bike nung maliit po kaso, hindi pa masulong siya nang walang training. Mm-hmm. Maliit. Masyadong maliit, sir. Pero magkano ang renta? Ito pa may mga prices po siya. Katulad nito, 225. 225. For ano yan? For 1 hour yan. For 1 hour na. Ito, 125. Sige, thank you naman. Thank you, sir. Wala, hindi siya talaga marunong magbike ng walang training wheels. Sayang, ganda pa naman magbike kasi dahil puno. Opo. Thank you. Ayan, so balik tayo. Balik tayo sa ano. Sa unit natin. Ay, hindi pala. Bago tayo muna pala, ano tayo pala? Tingnan natin yung ano, yung parang yung docking area nung ano, ng tawag dito, ng mga speedboat tsaka jet ski yata yan. Ay, papakita ko lang sa inyo, nasa harapan ko. Ayan o, yan. Itong daan na to, yan, mula sa kanto. Ito yung building namin, yung Agoncillo building. Dire-diretso yan. Yan yung docking ng ano, ng mga jet ski, mga speedboat. Ayun, mayroong mga, ayun, may mga may-ari nyo ng jet ski. So, ayan. Ayun, no? Ganyan mga style ng ano nila dito. So, sometimes confusing siya kung residential pa yun or parang hotel type. Last minute, ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun yung Taal Lake. Lake yan. Indian Beach. Ayun. Taal Lake. Ayun yung Taal area. Ayun yung ano, boat. Tapos nakita nyo ba sa malayo may parang pier. Pier yan. Literal na pier ang pangalan yan. Pero bar and restaurant yan. So tara, init. Based dun sa nabasa natin, dun sa parang memorial, ayo sorry, parang historical ano, data na itong church. Na una akala ko, ginawa lang para sa mga weddings, although ginagamit pa rin siya. Yung original ruins niya is first stone church in Tanawan. Tanawan, Karkalisa ito. Anyway, mag-search pa tayo dyan. Pero sa tingin ko, itong mismong part na to, hindi yan yung original. Ang ruins ay yun siguro yung part na ayan yan. Yung part na medyo dark. Siguro yun yung original na
church na stone, no? So sa tingin ko itong una, itong nasa harapan natin, hindi ito original kasi akinis eh. Diba? Papakita ko sa inyo, lalapitan natin. Ayan o. So ito makinis na siya. So sa tingin ko, hindi yun yung original. Sa tingin ko, yung ruins niyan, makikita dito sa gilid. Kasi syempre, usually pag nasisira yung mga church, bandang gitna talaga yun. At tingin ko, ito yung original. Kasi makikita nyo naman yung ano eh. Yung mga lumot-lumot. So tara, explore pa natin yung iba. Dahil pa natin ma-explore dito sa Club Balay Isabel. Ayan sa harapan nyo, nakikita nyo. Yan yung pinaka main, I think yan yung pinaka main building. Kasi dyan yung reception, dyan yung concierge. Basta everything about yung business ng Club Balay Isabel, dyan sila. Dyan magre-register. Nandyan din yung mga kung meron kong concern sa marketing, sa sales, nandiyan lahat ng mga offices nila. So papasok tayo diyan, pero hindi tayo, wala tayong gagawing business. Tatawid lang tayo across papunta doon sa swimming pool area nila. So let's go. So ayan ang Agoncillo building. So yung sa amin, 1, 2, 3, ayun dito, yan yung pinto namin. Sa ground floor kami kasi marami kami luggage, tsaka may kids kami para accessible. So tara, balik tayo sa clubhouse kasi mas malakas ang internet doon, mag-edit ako. Yung lobby nila,